Happy Day! Welcome to our ATC video today. Part 8 na po ng ating pinag-aaralang tax planning strategy for micro, small, and medium entrepreneurs. At ngayong part 8 po, pag-aaralan natin kung paano i-avail yung napili nating bago nating income tax regime using yung napag-aralan natin sa previous ATC video natin, part 7. Ngayon, in our part 7, yung napili nating income tax regime ay yung 8% income tax rate option because mas mababa yung tax na babayaran natin kumpara sa allowable itemized deduction and 40% OSD. Pero, pag-aralan nyo po muna yung actual nyo sa inyo. Okay? Gamitin nyo po yung format natin in our previous ATC video. Pag-aralan nyo po, gamitin nyo po yung actual nyong data based sa ating results of operation in the previous year o yung current year natin na forecasted sales and expenses para malaman natin kung ano ba dapat yung bago nating income tax regime para makapag-decide muna tayo what ano yung may bibigay sa ating benefit, yung tax savings natin, di ba? Pero ngayong ATC video po, part 8, pag-aaralan natin kung paano i-avail yung ating napiling income tax regime. Whether 8% ba, 40% ba, or allowable itemized deduction. Okay? So, yung gross professional fees ko times the 8% income tax rate, yun yung aking tax due. Pero ang kagandahan nun, meron akong previous year, 2018, prior year's excess credit. Panoorin nyo po yung free ATC video natin sa YouTube. Nandun po yung discussion natin ng prior year's excess credit o yung to be carried forward or to be carried over sa next quarter or next year na excess 2307 or excess payment natin in the previous quarter. Gagamitin ko yun. Okay? Para wala pa rin akong bayaran using the 8% income tax rate. Para-paraan lang yan. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay natuto kayo sa ating topic ngayon, ating pinag-aralan, kung paano po i-avail yung ating different income tax regime na napili natin sa part 7 natin using these following BIR forms. Again, the choice of 8%, 40%, or allowable itemized deduction, either lang sa kanilang tatlo, irrevocable, pwera bawi ng isang taon. Pwede lang tayo mag-change ng bago nating income tax regime next year na. Okay? Maraming salamat po. This is your RWB speaker, Mr. Mark Lord M. Bumagat, na lagi nagsasabing, be educated and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa next video natin. Bye-bye!